Lisa. Kasi niya. Oh, okay naman. Nakikipaglaro sa mga guardian angel niya. Sigurado ako, lalaki ang mabait at maganda kagaya mo, ha? Michael. Oh. Sinisingin niya nandito. Ano ka ba? Ma, matutuwa yung magkakaroon siya ng kapatid. Michael, ano ba? Elisa! Baby? Mia? Elisa, napatulog ka na yung bata? Elisa? Hindi ko siya maintindihan, Manny June. Wala naman akong ginagawang mali. Mabait naman ako. Bigla na lang nagsusungit si Elisa sa akin. Alam mo, Michael, pagdating sa babae, napaka-junior mo pa. Ang babae kapag gustong makipag-away, makikipag-away yon. Ganun sila ginawa ng Diyos. Kaya dapat iisin natin yun. Eh, hindi naman ho dating ganun si Elisa. I asked Dr. Dave to come here since siya ang unang naka-diagnose ng tumor mo sa liver. At dala niya ang records mo with your first result. Para naman maikumpara ko yung mga resulta na nakuha ko sa mga test sa'yo. Dito tayo sa opisina. Michael, hindi kaya dinatan lang sa Elisa? Yan ang mga nararanasan ng mga babaeng bagong panganak eh. Nagkakaroon sila nung yung postpartum. Yung parang naloloka pagkabagong panganak. Postpartum. Ah, yun nga. Postpartum. Hindi kaya ganun ang nangyayari kay Lisa? Kasi nung yun ang nangyayari sa amin pangalaw kong asawa kanya kami naghiwalay, dahil yun sa postpartum na yan. Kung alam ko lang noon na normal lang yun, sana tinaga ako na. Ako, ang sarap pa na magluto ng adobo noon. Siguro nga ako tama kayo. Baka nga ho, nagpo-postpartum blues lang si Elisa. Ano po ba yung resulta ng test ko? Elisa, kumpirmado ang diagnosis ni Dr. Dave. May liver cancer ka nga. Malalami ito. Hindi totoo to. Isa sa pinakamahirap na cancer ang liver cancer. Of course, alam mo yan. Eh, lalo na banggit mo sa akin dati na sa ganitong sakit din namatay ang nanay mo. Magagamot ang liver cancer through surgery and chemo kapag na-detect agad during its early stage. Eh, ang kaso sa case mo, mahirap nang gamutin ito. Hindi na po natin siya magagamot. Iwi niyo na lang po siya. Wala ko palang kwenta eh. Para kayo naging doktor ka pa. I understand your feelings, sir. Pero doktor lang po ako. Hindi po ako Diyos. I'm very sorry. I wish we could do something for you, Elisa. But your cancer is malignant already. I'm sorry. I'm really sorry, Elisa. Wala kayong kwenta. Wala kayong silbi. Noon ginawa niyo na pa kayo ba? Tapos ngayon gagawin niyo ito sa akin. Wala kayong kwenta, mga doktor. Hindi niyo magagamot ang cancer ko. Ano kasi mga doktor?
Eliza. Eliza.